Mahirap daw pantayan ang mga nagawa ni Secretary Jesse Robredo sa Department of Interior and Local Government. Payo ng grupo ng concerned citizens na Movement for Good Governance, dapat walang bahid ng katiwalian at eksperto sa pamumuno sa nasasakupan ang papalit na kalihim. Narito ang report. Sa 2 taon ni Secretary Jesse Robredo sa Department of Interior and Local Government na ipatupad daw ng gusto ang full disclosure policy sa ahensya. Ito yung pag-obliga sa mga local government unit na magpakita ng mga dokumentong nagpapaliwanag kung paano ginagastos ang pondo nila. Base sa DILG report nitong Hunyo, higit 90% ng mga LGU ang sumunod sa patakarang ito. Dahil kay Robredo, mas handa rin daw ngayon ang mga mayor sa panahon ng sakuna. Higit 8,000 LGU na ang may Disaster Management Council. Higit 1,000 rito may command center at alarm system sa kanilang nasasakupan. That's the kind of thing that Jesse was good at, to make things more efficient and to inspire people. He inspired the local governments. Isn't that amazing? He empowered the local governments and he empowered the local people. 4 taon nang aktibo sa kampanya kontra katiwalian ang Movement for Good Governance na binubuo ng iba't ibang concerned citizens. May napipisil itong mga personalidad na maaaring pumalit daw kay Robredo. Yan ay sina Valenzuela Mayor Sherwin Gatchalian, dating MMDA Chairman Bayani Fernando, dating Bulacan Governor Josie de la Cruz, dating Negros Occidental Governor Rafael Coscoluela, at incumbent Sarangani Governor Miguel Dominguez. Open daw sa pwesto si Gatchalian, pero aminado siyang mahirap tapatan ang mga nagawa ni Robredo. Si Secretary Robredo ay pwede kong tawagin pure public servant and pure advocate of good governance. Talagang napakahirap sundan yung yapak ni Secretary Robredo. Si Fernando naman, malabo raw tumanggap ng anumang pwesto. Parang titingnan ko nga, ano nga ba ang kwalifikasyon ko at ako'y nabanggit yan. Ano? Subalit ang pwesto na yan ay hindi biro-biro yan. Papastulan mo yung napakaraming local government units. Ano? Naisip ko tuloy, dito lang sa Metro Manila, 17 lamang yung local governments na aking kausap sa MMDA. Pero parang napakahirap, di ba? Hindi pa makuha ng News 5 ang komento ng 3 pang nasa listahan. Habang wala pang napupusuan ang palasyo, itinalaga muna ni Pinoy si Executive Secretary Paquito Ochoa bilang OIC ng DILG. Pero tutol dito ang grupo ni Monsod. Wag naman! What does Paquito Ochoa know about local governments and good governance? You have to get somebody who has been there and done that. In other words, somebody who has proven himself to be knowledgeable about local governments, knows the problem of local governments, has been successful in local governments. Otherwise, ang DILG is going to be another corruption arm of the administration. Lumutang din ang mga pangalan ni na Senador Ping Lacson, Interior Undersecretary Rico Puno, at Vice President Jejo Marbinay, pero bagsak din daw sila. Oh no! Oh please! Please, no. You have to have, hindi ba sabi ko please, not a national figure, not somebody who has political ambitions. Ang importante raw, walang bahid ng korupsyon at epektibo sa pamumuno ang sino mang papalit kay Robredo. Cheryl Cosim, News 5.